Hi, bye. Og sa tanang mga naminaw karon. My name is Ashley and my boyfriend is Josh. I am 19 while he is 23 years old. I lived in Tagum City while he is from Nabunturan. We met in school. I was first year college student at the time when we met as siya is graduating student na. Dari siya sa Tagum nag-school kay naa may business lang mama dire. Panalagsa ra siya nag-uli, murag once a month or twice ra. So back to the first time we met. It was our intramurals. I was a kind of shy that time. Though until now, I am still shy. Wala ko yapila na sport, so tigtanaw ra ko. He is a basketball player. Sikat-sikat sa siya sa mong school because of his looks and talents. He is the guy every girl's dream on. I admit na is my type. I was watching him playing basketball when suddenly, naigo ko sa bula. Sakit yakong ulo. Moto, nidool siya og nag-sorry. Gitanaw ra na ko siya, then I left and went to our classroom. Minutes later, nikalitra siya og sulod sa mong classroom. Medyo wala kay to'y tao, kay naa sila yapila na sport og nagtanaw sila. Dayon mi dool siya na ko. Then mi volunteer siya nga mupalit siya og ice pack kay murag na bukol jud. He was very sweet, so sa kadugayan, nag-hangout ming duha until months passed, gipanguyaban ko niya. I agreed to be his girlfriend. Why would I reject him? Na-crush man sad na ko siya, tas grabe siya kabutan ako. Our classmates supported us. Most of the students in our school was okay about us being together. I felt so blessed to have him. He buys me everything though wala ako nangayo. He takes care of me. Ginahatod ko niya padulong og pauli sa school. He is the man I prayed for. Kabalo kong mama about sa among duha kay ginainan man ako akong mama dahil nagabisita man sad sa balay si Josh. I always share my life with my mama. Wala ako ginatago sa iya ha. Wala ako kabalo kung kabalo na ba ang mama ni Josh about sa amo, but I hope he tells her about me. Nag-adto na pud ko ilahang ka Josh, pero tag-adto na ko, wala iyang mama. Busy siguro silang business. I don't have any complaint about Josh. I even think that he's the perfect guy for me. But not until when he started to hurt me physically and emotionally. He started to call me names. We've been together for 9 months, then he suddenly changed. He got angry easily then hit me. It started when my friend Jasmine texted me. Nasa kong kilid si Josh that time. Nag-istoryahan na me. Asa ka? Mao na'y text ni Jasmine sa kuha. Replyan on tanako siya pero gikalit ragkuha ni Josh akong cellphone tas gilabay niya sa bumbong sa kang kwarto. Nasya ko ato na time og nahadlok. Gidali-dali na kukuha akong cellphone nga hasta ng buaka og di na ma-open tungod sa kakusog sa paglabay niya. Suko kayo siya og gisagit-sagitan ako niya while naghilak nako tungod sa kahadlok sa attitude nga gipakita niya sa ako. I never thought na inaanis siya. Matod pa niya, dapat daw dili ko mag-text-text lain while nag-uban ng duha. Dapat daw nahara sa iya akong atensyon. Like, seriously? Katulang nasuko na kayo siya. Motong gipapauli na ko siya tungod sa kong kahadlok o kalagot. Nahadlok ko kay basin dapatan ko niya kay based sa iyang looks, nahadlok na kayo. May gani kay niuli siya but before siya niuli, gikisa niya akong agtang. Like what the hell? Din pagkabuntag ana, pagabot na ako sa school na siya sa gawas sa mong classroom. Gitanaw ra na ako siya og nagpaabot sa iyang ingon. He said sorry again and again and told me how much he loves me. Until I gave in and forgave him, then naa siya gikuha sa iyang bag. It was a brand new phone. It went well that day. I keep saying myself na di na niya tumabuhat og usap. But that was I thought. One time ni-attend ko with Josh a birthday party sa iyong barkada. Naglingkod rako sa kilid with Jasmine. Kauban sa ni Jasmine iyang uyab ato na time. Si Josh kay naa sa iyang barkada sa pika's table. Dol ragod, makita ra na ko siya sa mong side. While nag-inustarehan ni Minilan Jasmine, ni dool sa mong table si Daniel.
He is my high school friend. Igsoon siya sa barkada ni Josh. Gamay lang namong istorya. Nikalit lag abot si Josh og iyang gihabrot ang kamot. Dinggi kaladkad ko niya pagawas. Ulaw kayo kaya tanang tao dito sa sulod kina nanaw. Nipakabot naman sa gawas, iyah akong gisagpa. Like na tagilidid akong ulo sa kukusog nga murag akong ngipon kay katanggalon. Ana pa niya, nganong nakig-flirt-flirt daw ko sa lain while siya nagtanaw. Wala ko tingog. Nasya ko kay first time ko niya gipasakitan physically. Pagkuman niya grant, nisuludin siya sa iyahang sakyanan din iuli sa ila while gibiyaan ra ko niya sa gawas nga nakatulala. Sumautong nagbaktas ra ko pa uli ato. Wala na ko ginan si Jasmine about ato kay nahadlo ko na basin lain na ilang pananaw kay Josh. Even he hurt me, I still love him and I will defend him as much as I can. Pag-abot na ako sa balay, natulog na si Mama. Nidiritso ra ko sa akong kwarto og naglingkod sa akong higdaanan na tulala gihapon. Wala ko ka-move on sa gibuhat sa ako ni Josh. Gisagpa ako niya tas gibiyaan na sa dalan. Grabe na ko gunaho na ito na time kung bulagan ba na ako siya o dili, kay basin mas worst pa ang buhato niya sa kuha. As my final nga decision, I will stay with him. I am still willing to take risk. I love him so I will not leave him. Love na ko siya og dili na ko kaya na mawala siya sa kuha. I am willing to forgive him again and again. Pila ka hours sa nilabay na inanoktok sa kumpultahan. Pag-abri na ko, it was Josh. Gigakos ko niya dayon pag-abri pa lang na ko. Insigi siyang pangayog sorry sa ako while sigi sa siyang hilak. Nakahilak na lampod ko o giingnan ako siya na I already forgave him. I know it was just out of anger bantog na buhat to niya sa kuagi niya. So days passed, our relationship are good. But after a month, nibalik na sa iyahang pagkasiloso o iyahang anger issues. I told him many times na i-fix na iyahang anger issues pero di siya masugot. Many times na ko niya napasakitan na sad physically so kad atong gisagpa ko niya. Like biraho niya akong buhok paduol siya ha, basta maglagot siya. Sagpaon ko niya. Kanang pagkagunit niya sa kong lawas na grabe ka harsh nga mahimong bunog uban pa, but I still forgive him because I love him. For 3 years, grabe akong bunog na nadawat pero wa jud ko nakigbulag niya. I don't know why kung nga nung mistake hapon ko niya. One thing for sure, it is because I love him og di ko kaya na mawala siya. Sa una, di na ako makaya og handle ihang batasan bat kadugayan. Nakaya na ako and I'm happy for it. Wala nagkulang sa ako si Josh. I know he loves me. Ang problema lang jud is iyang anger issues og kanang pasakitan ko niya physically. But I can handle it. By the way, nalimta na akong mention. Gipailailan ako niya siyang mama tong first anniversary na mo. She's very sweet pareha ni Josh. Si Josh lang kay dali masuko. Tanya tong second anniversary na mo, gisurprise ko niya og ticket trip para sa mong duhato Palawan for 1 week mi dito. Then sa third anniversary na mo, nangadto mi sa Bohol. For 3 years naman ni Josh, wala pa joy na hitabo sa moa. Case rajud mi taman. Gusto na munduhan na after marriage na. Marriage before sex, matod pa niya. I am so blessed to have him, even ni nana siya. Everyone has flaws, even me. Abi na ko, di na ko pasakitan ni Josh physically, kay these days, okay ra siya. Pero nibalik na sad iyang batasan. That was when nilaag ko with Jasmine, tas wa ko kapanahin ni Josh. Wala ko na nanghid kay magpauban raman sad si Jasmine kadali kay nasya giadto. Paguli na ko, wala pa si mama kay nasya siyang trabaho. Kay doctor man si mama. Panagsarigi siya makuli sa balay. Sa pagsulod na ko, nakita na ko si Josh nga naglingkod sa musala o gahadlok kayo siyag tinanawa na ko. Nagduha-duha kog duol sa iyaha pero nagpadayon na gihapon ko. Padulong pagani ko sa iyaha, nitindog na siya o gisugat ko niya siyang sagpa to the point na nakalingkod jud ko sa musalog.
Nakahilak nako sa kasakit unya nagsigi nagagas ang dugo sa kong ilong. Sige kog sorry niya pero iyahara kong gitanaw og nigawa siya sa mong balay. Minor pa lang ni nga pasakit nga ginabuhat niya sa ko ah. Di pa ni mao ang pinaka worst kay nahajoy mas worst ani. Grabe siya ka brutal. Akong concealer pila lang na ako ka weeks magamit din mahurot na tungod sa kadaghan sa kong bunog. Pagka next day wala siya nagpakita. Pagkasunod adlaw diha na siya nagpakita. Og sige na sa siyaghila kwel nagsorry sa ako. I know my love for him is not healthy. Kwel naglingkod me, iyahang gigunita na akong kamot og nagsorry na sad og naa siya ay gikuha sa iyang bulsa. It was an engagement ring. He said that he can't lose me because he knows that no one will love him the way I did. He promised me na he will fix his anger issues and see a psychiatrist, so I forgive him. Gisulod niya ang ring sa kong tudlo, then kiss my nose. I am ready to marry him, and I am ready to spend my life with him. I know and I pray that he will change. Indeed, my prayers are answered. After seeing a psychiatrist for months, he slowly changed and he never hit me again. And we are now together for 8 years and still counting. If you love someone, don't give up on them. Be willing to take all risk. Stay with them no matter what. The most important is acceptance. Accept their flaws and love it. And be brave to face all the challenges and be brave to encounter their flaws. That's all. Thank you. By the way, our wedding is next year. Ladies and boys, mao kana ang confession ni Ashly about silang love story ni Josh. O karon, ladies and boys, basahan po nato ang mga nag-comment diari sa tong confession nga parihas daming duha nga walay plano nga mag-move on. Rogeline Ignacio, very very nice story. Isabel just need time and space para ma-fully healed about what happened. We all need that, especially losing a baby. Having miscarriage is tough, but I'm so proud and happy for both of them. God bless your family. Love, love. Queenie Thea Collins, hi, sana all come back. Madel BB, nice story sender. Terry I here, pa-shoutout by listening all the way from Dubai, hi. Jessa Furog, hi to you there. Pretty Akira, nakahilak jud kog popcorn sender. What a nice story. God bless your family. Regine Custudio, maka Terry Eyes kayo. Clavel Jalida, sana all na come back. And also, shoutout po kang Marichelle Murala. What a beautiful and wonderful happy ending. I can't imagine how my life would be if I'm with someone with this kind of type of guy. Maybe it felt like I won a lottery. Maybe I'm the lucky person in this whole world. This kind of type of guy I want. God bless po sender. Hashtag waiting. Sana all na come back. Hi kang, isa ni H. Searle Bilyala. Cleve Ollis, shout out to you. Robbie Lumbaba, sana all na happy ending. Hi kang Luby, salamat sa heart. Sana all na come back. Claire Dupalco, Jenelie Napalyakan, sana all happy ending. O ingon si Jess Lunes, nga sana all happy ending. Ingon si Idol Lapura Mayol, nice story sender, happy ending. And also shout out po kang Mayet Caniban. And also kang Richel Tinido, nice story sender, nakahilak ko gamayo. Appeal po kang Christina Dailander, hi to you there, salamat sa kanunay nga pagpaminaw. Mary Quintas, nice story ay. Richel Tinido, Josie Kagampang, happy ending, hi to you there. Rosalyn Gaso, hi. Pa-shoutout by always listening po. San Fernando Pampanga Dapita, Belinda Pavo, hi. Marichelle Morala, pwede pa shoutout by wait ko ha, thank you. Number one of your listener here sa may Bohol Lapita, hi to you there. Codename SE, pa shoutout by always listening from Shol. Shol, Shol, Shulud sa Balay.
Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. O sa mga kanunay na lang dyan nga maminaw na minaw sa tuang confession, daghang salamat dyan kayo. O sa mga dili mo skip og ads, daghang salamat kaayo ninyong tanan. Hangtod sa sunod, higayon na lang. Ako si Bay Gamay Maingon. O amping mong tanan. And love ya.